Kate and David each have $10. Together, they flip a coin 5 times. Every time the coin lands on heads, Kate gives David $1. So, talo si Kate. Every time the coin lands on tails, David gives Kate $1. So, panalo si Kate dito kapag mag-tail. After the coin is flipped 5 times, what is the probability that Kate has more than $10 but less than $15? So, ang mangyari dito, no, i-flip nila yung coin 5 times kapag mag-head, panalo si, talo si Kate. Pero kapag magiging tail yung outcome, isang coin lang to, class, coin. Kapag maging tail naman, panalo si Kate. Si David magbigay kay Kate ng $1. Kasi panalo si Kate dito kapag mag-tail. After the coin is flipped 5 times. So, 5 beses sila mag-flip. After mag-flip sila ng 5 times, ano da yung chances? Or ano yung probability na si Kate magkakaroon ng more than $10 but less than $15? Okay? More than $10, ibig sabihin, nag-gain siya. Kasi, kwanto eh. Yung $10 lang yung umpisa nila eh. Pero hindi siya nanalo lahat kasi less than $15. Kasi kung nanalo siya sa lahat ng pag-flip, ibig sabihin, palaging panalo si Kate, hindi siya natalo. Ni isa, palaging tail ang lalabas. Palaging si David magbibigay kay Kate. Pero less than $15 tayo, ibig sabihin, merong flip na nag-tail, meron ding flip na nag-head. Okay? So, ang mangyari dito, no, para mag-more than, makalamang si Kate kay David, dapat ang number of flip or ang number of tails ay more than sa number of heads. Diba? Mas marami ang panalo ni Kate kaysa sa kanyang talo para mangyari ito. Ilan ngayon yung flip dapat? Ilan ngayon yung magiging tails dapat na outcome para manalo si Kate? At ilan lang yung heads? Kasi dapat marami dito yung tails. Dapat panalo si Kate. Magkakaroon lang siya ng greater than $10 kapag lamang yung tails kaysa sa head. So, lamang yung tails kaysa sa head, lima tuklas na flip lahat. Ibig sabihin, pwede 3 kay David. Tingnan natin last yung i-tabulate natin. We have this David. At saka Kate. Pwede 2 kay David. Dalawa yung heads. Di ba? 2 heads, 3 tails. So, ang mangyari dito, ang pera ni Kate dito ay 11 pesos, no? Kasi, no matter what is the sequence, kapag makatatlo si Kate, magbigay si David ng $3 sa kanya. Pero nakadalawa si David, magbigay naman si Kate ng $2 sa kanya. So, ang net ni Kate ay $1. Ang kanyang gain. Pwede rin, class, naka-isa lang si David, isang head lang, pero apat na tails. Apat kay Kate. So, meron siyang $3 na net. Diba? So, ito lang yun. Makatatlo si Kate or makaapat si Kate. Yun lang mangyari na greater than $10 but less than $15. Meron pa bang iba na condition? Sa palagay nyo, may nakita nyo pa na iba para mangyari yon? Okay, mukhang wala na, no? I-solve natin, class. Ito lang yata yung mananalo si Kate. 3 or 4 times na manalo si Kate para ma-meet itong criteria na greater than $10 but more than $10 but less than $15. Ayos lang. So ngayon, ano yung probability na makapag-flip ng 3 or 4 na tails sa 5? Ganito lang, kukunin muna natin, class, yung total number of ways, ilang paraan lalapag tong ang coin, class, sa pag-toss mo ng 5 beses. Ang total number of ways actual, total number of ways ay yung coin, class, ay mahulog, isang coin lang, isang pag-toss lang o isang pag-flip lang, mahulog siya in 2 ways. Diba? Yung isang pag-toss, either head or tail. Inulit-ulit itong 5 beses, so raised to 5 mo lang. So this is equal to 32. 2 raised to 5 is 32.
ang number of favorable ways, yung makakuha tayo ng tatlong tails sa lima, number of favorable ways. Okay? Number of favorable ways. Makakuha tayo ng tatlong tails sa limang pag-flip. So that is 5 choose 3. Or makakuha tayo ng apat na tails sa limang pag-flip. 5 choose 4. Ito yung total number of favorable ways. Ilan to? Tingnan natin. We have this 5 choose 3 plus 5 choose 4. And that is equal to 15. 15 to na, 15. So ang probability na hinanap natin actually ay number of favorable ways, 15 out of 32. And that is the answer. Okay? Ito yung sagot natin. Ayos, the answer is letter B. Letter B yung sagot natin. Ano yun? Letter B. Oh, nandiyan na. Letter B ang sagot. Bebe, for this problem. Stop recording.